Kita upang matuto ng panibagong leksyon sa ESP4. Ako si Ginang Marjorie. Samahan mo ko sa mundo ng mga aral at matuto ng tamang kilos ng mga tao. Napapanahong pagpapaalala. Makinig ng mabuti, sundin ang bawat panuto at ihanda na ang iyong ballpen at papel. Nakaraang aralin, pagsusuri ng katotohanan sa pamamagitan ng pangangalap ng impormasyon. Natukoy at nagawa mo ito batay sa balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, programang napanood at sa pagtatanong sa kinauukulan. Sagutan mo! Alin sa mga sumusunod ang mabuting dulot ng pagsangguni muna ng katotohanan sa taong kinauukulan bago gumawa ng anumang hakbangin? Lagyan ng check ang mga ito. Nalalaman ang katotohanan? Nagugulo ang isipan sa pagtukoy ng katotohanan? Napatitibay ang isang katotohanan? Nauunawaan ang tamang impormasyon? Nakapagbibigay ng tamang detalye. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang susunod na hakbang matapos ang pagsusuri. Matututuhan mo ang pagninilay o ang pag-iisip kung ang mga impormasyong nakalap ay tama o naaayon. Katotohanan, pagninilay-nilayan ko. Narinig mo na ba ang katagang fake news? Madalas itong sambitin ng mga tao. Nangangahulugan nito na hindi tama ang mga impormasyong nababasa, nakikita, naririnig, o kumakalat sa paligid. Ano ang gagawin mo kung makatatanggap ka ng balita? Maniniwala ka ba agad? Panuorin mo ang usapan ni na Annie at Marie habang nasa bintana ng kani-kanilang bahay. Pwede na raw tayo maglaro sa labas ng bahay natin. Wala ng COVID-19. Narinig ko yon na usap-usapan nila. Teka, totoo ba yun? Agad nga akong nanood ng TV at nanood ng balita. Pero, fake news pala. Mabuti naman, ako nga nagbabasa ng dyaryo. Wala naman ako nabasang ganun. Oo, mahalaga nga na manood ng balita bago ka maniwala. At syempre, dapat pagnilay-nilayan natin ito. Tama ba ang ginawa ni Marie na nanood ng telebisyon matapos marinig sa mga kapitbahay ang balita? Oo, tama. Tulad ni na Annie at Marie, dapat mong iwasan na maniwala sa sabi-sabi. Para mas maunawaan mo ang sinasabi ko, suriin mo ang balita sa pahayagang ito. Kumakalat na ang balita sa social media at sa iba't ibang panig ng bansa na madaragdagan na ang kasalukuyang buwan ng isa pa. Nangangahulugan nito na dalawa na ang makikita nating buwan na lalabas tuwing gabi simula bukas, 10 ng Setyembre, 2025. Ayon sa isang source sa pinagmula ng kwento, nabasa niya ito sa Facebook ng nagangalang Abner.
Nang tanungin siya ay sinabi niyang nakausap niya ang isang lalaki na nakitang nakaupo sa ilalim ng isang mayabong na puno. Matapos nito ay agad siyang nag-post at ito naman ay ibinahagi ng iba pang gumagamit ng nasabing social networking site. Kaya ano pang hinihintay mo? Ikalat mo na rin ang balitang ito. Sabihin mo sa iyong mga magulang, mga kapatid at mga kapitbahay. Kapani-paniwala ba ang mga detalye tulad ng pangalan ng dyaryo, petsa ng pagkakalimbag, at laman ng balita? Kung iyong pagninilay-nilayan, malalaman mo na ito ay hindi makatotohanan. Ngayon naman, manood tayo ng isang patalastas. Pagnilay-nilayan mo kung kapani-paniwala ba ang mga impormasyon nito. Gusto mo bang maging matalino? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Magic Capsule na tutulong sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Magpabili na sa nanay at tatay mo. Unang bilang, tungkol saan ang patalastas? Ito ay tungkol sa A. Produkto upang ikaw ay bumait. B. Produkto upang ikaw ay sumipag. C. Produkto upang ikaw ay maging matapat. D. Produkto upang ikaw ay tumalino. Ang tamang sagot ay letrang D. Produkto upang ikaw ay tumalino. Ikalawang bilang, ano ang epekto ng patalastas na ito? A. Nakapagpapatalino sa tao. B. Nagiging mapanuri sa pagbili. C. Nakapagpapaganda sa magulang. D. Natututo ng maraming kaalaman. Ang tamang sagot ay letrang B. Nagiging mapanuri sa pagbili. Ikatlong bilang, makatotohanan ba ang impormasyong hatid ng patalastas? Bakit? A. Opo, dahil pwede ito sa mga bata. B. Opo, dahil may magandang epekto ito. C. Hindi po, dahil kailangan pa rin ang pag-aaral ng mabuti upang maging matalino. D. Hindi po, dahil para lamang ito sa mga matatanda. Ang tamang sagot ay letrang C. Hindi po, dahil kailangan pa rin ang pag-aaral ng mabuti upang maging matalino. Ika-apat na bilang, magpapabili ka ba ng magic capsule na nabanggit sa patalastas? Bakit? A. Opo, dahil pwede ito sa batang tulad ko. B. Opo, dahil magiging matalino ako dahil dito. C. Hindi po, dahil hindi naman ako sigurado sa magiging epekto nito. D. Hindi po, dahil hindi naman lahat ng patalastas ay nagsasabi ng tamang mensahe. Ang tamang sagot ay letrang D. Hindi po, dahil hindi naman lahat ng patalastas ay nagsasabi ng tamang mensahe. Ikalimang bilang, ano ang una mong gagawin sa mga patalastas na iyong nabasa? Bakit? A. Bibilhin ko agad ito upang hindi ako maunahan ng iba. B. Pagninilay-nilayan ko ito ng mabuti upang malaman ko ang katotohanan. C. Paniniwalaan ko ang sinasabi nito upang maging masaya ang gumawa nito. D. Hihikayatin ko ang aking mga kaibigan upang bumili rin nito. Ang tamang sagot ay letrang B.
Pagninilay-nilayan ko ito ng mabuti upang malaman ko ang katotohanan. Hindi sapat na may makuha kang impormasyon mula sa radyo, dyaryo, telebisyon, o internet. May mga balita galing dito na kulang at hindi totoo. Mahalaga na magkaroon ka ng kritikal na pag-iisip upang malaman mo ang mabuting gawin sa isang bagay o sitwasyon. Tingnan natin ang halimbawa ng batang si Renz. Alamin natin kung ano ang gagawin niya sa sitwasyon na hindi niya inaasahan. Papasok ng paaralan si Renz. Ngunit malakas ang hangin at ulan. Tila nagbabadya ang masamang panahon kaya nagdalawang isip siya. Naisipan niyang alamin muna ang lagay ng panahon. Binuksan niya ang laptop at nagsaliksik ng ulat panahon sa internet. Kanyang natuklasan na hindi magkakatugma ang mga impormasyon mula sa blogs ng iba't ibang grupo na kanyang binasa. Kung ikaw si Renz, paano mo malalaman ang tamang ulat panahon gamit ang internet? Magbigay ng dalawang paraan. Ito ang mga maaaring maging sagot mo. Una, magsaliksik sa opisyal na website ng PAGASA. Ikalawa, isaliksik ang opisyal na pahina ng mga nanunungkulan sa pamahalaan para sa anunsyo ng panahon. Huwag magmadali sa iyong gagawin na desisyon. Pag-isipan mo itong maigi. Humingi ng tulong sa nakatatanda kung kinakailangan. Matapos mo mapag-aralan ang pagninilay ng katotohanan, kaya mo na bang isagawa ito? Ihanda na ang iyong papel at panulat. Oras na ng ating quiz sa ESP! Panuto. Lagyan ng check ang bilang na tumutugon sa pagninilay ng katotohanan mula sa mga patalastas na nabasa. At X naman kung hindi. Unang bilang. Pinag-aaralan ko muna ng mabuti ang gustong ipabot na mensahe ng aking napanood. Ikalawang bilang. Binabasa at sinusuri ko ang mensahe ng patalastas upang hindi ako maloko. Ikatlong bilang, naikukumpara ko ang totoo sa hindi totoong sinasabi ng patalastas. Ikaapat na bilang, pinaniniwalaan ko ang mga patalastas lalo na kung ito ay ipinakikilala ng aking paboritong artista. Ikalimang bilang, tinatangkilik ko ang isang produkto dahil sa magandang patalastas nito sa telebisyon. Natukoy mo ba ng tama ang mga tanong? Oo man o hindi ang iyong sagot, binabati kita! Magaling! Basahin at sagutin ang karagdagang gawain na ito. Habang nagpapahinga ka, napansin mo ang patalastas ng ice cream sa pahayagan. Agad mo itong kinuha at binasa. Mukhang takam na takam ka sa larawan at mga pahayag tungkol dito. Bukod sa mura na, may libre pang lunchbox na magagamit mo sa pasukan. Dali-dali mo itong ipinakita sa nanay mo upang bilhan ka nito. Agad naman siyang pumayag. Ngunit nang bibilihin na niya ang produkto, hindi ito pumasa sa kanyang pagsusuri. Kung ikaw ang gagawa ng patalastas ng ice cream,
ano-ano ang dapat mong tandaan upang ito'y tangkilikin ng Mami Mili. Isulat sa papel ang iyong sagot. Kung ikaw ay gagawa ng isang patalastas, ang mga sumusunod ay dapat mong tandaan upang ito'y tangkilikin ng Mami Mili. Una, dapat totoo ang mga impormasyon na iyong ilalagay sa patalastas. Ikalawa, dapat maging mabuting gabay ito sa mga Mami Mili. Ikatlo, dapat ilagay ang mahalagang impormasyon na sumasagot sa tanong na ano, sino, kailan at saan. At ikaapat, upang maging kaakit-akit ang patalastas, lagyan ito ng pahayag na maaaring magsilbing bukang bibig ng babasa. Ugaliing magnilay upang mabatid mo ang tamang gawin. Muli, ako si Ginang Marge. Abangan mo ko sa susunod na episode ng Edukasyon sa Pagpapakatao 4 dito lang sa DepEd TV! Samahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa.
Dahil kung nakakapagsalita lamang ang paliparan, ikukwento niya kung ilang beses akong lumingon pabalik sa iyo nung araw na ako'y lumisan. Papalubog ang araw noon at dahan-dahan lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ayaw sana kitang iwan. Gusto kitang samahan sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa'yo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya'y naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan, sa mga tagumpay at kabiguan. Sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap, hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Hello, Ma? Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, Ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nandyan ka ulit sa paborito mong lugar, ha? O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa DepEd Commons. Math tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita. Kahit isang eroplano ang agwat nating